Good morning mga katropa. Ito, papunta na ako sa Carambola sa DWIZ 882 sa inyong pihitan. Doon ay i-discuss ko yung pangyayari kahapon, isang kalumu-lumo na pangyayari na nakakasira ng ating demokrasya sapagkat ipinilit ni Speaker Alan Cayetano ang pagbigay ng ang pagpa-aproba ng House Bill na kanyang inisponsor na i-finile niya kahapon lamang. At i-finile niya 30 minutes before the session. No? At doon ay ni-railroad niya, binilisan niya at umabot ng second reading na maipasa nila yung House Bill, no? Alam niyo mga katropa, yan ay isang malaking dagok sa ating demokrasya sapagkat sinasabi ng konstitusyon, hindi ng house rules lang ha, hindi ng tatakaran ng kongreso, kundi ng constitution na ang isang bill ay dapat magdaan sa 3 readings on separate days. Ibig sabihin, pag finile mo yan, hindi mo yan agad dapat na ipresenta sa plenaryo. Kasi ang kailangan mangyari dyan, bibigyan muna ng kopya ang lahat ng mga congressman na mabasa ang panukala na bill o batas at upang mabigyan sila ng tamang pagkakataon at panahon upang mapag-aralan at makapagbigay ng kanilang mga diskurso o kanilang pagtutol o kanilang pagsang-ayon o yung kanilang mga gustong ilagay dyan sa batas na yan. Kaya yung ginawa kahapon ni Speaker Alan Cayetano, yun ay malaking kamalian. Yun ay paglabag sa batas at yun ay paglabag sa konstitusyon. Kaya hindi yun maaring lumusot. Ang trabaho talaga, ang role ng Speaker of the House ay maging giya o siya ang maging timon sa mga ginagawang pagdinig ng mga ng Kongreso. At yan ay dapat na pamunuan ng isang Speaker nang sang-ayon sa batas, sang-ayon sa konstitusyon at sang-ayon sa proseso ng due process. Yung ginawa niya kahapon, lahat 'yon nilabag niya. Ano kaya? Ano lang siya sa ABS. Oo nga Isipin niyo. At ito pa isang nakakainis yung bill na proposal niya. Ang unang sentence niya doon ay yung kasi daw kailangan ng mga tao ng publiko ng isang news outfit na makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa COVID. Hello? Bakit ABS-CBN lang ba ang news organization? Napakarami yan. Merong PTV4, merong News 5, merong GMA7, merong Channel 9, Channel 13, CNN, merong mga radyo, DWIC, DCRH, isang katerba. Wag mo sabihin sa akin na ABS lang ang pwedeng magbigay ng balita tungkol sa COVID. Abay, pambihira namang katwiran yan. No? Hindi naman tayo dapat gawing tanga ni Speaker Cayetano. No? Ano kaya? Pero ako, para sa akin, dapat palitan na siya na Speaker. Hindi siya nararapat niya sa pwesto na yan sapagkat niloloko niya ang mga tao. At nilalabag niya ang batas, nilalabag niya ang konstitusyon mismo. No? Isipin mo, ginagamit niya yung kanyang posisyon bilang speaker para lamang mabigyan ng pabor ang ABS-CBN. At isipin niyo, ginawa niya na committee of the whole yung plenaryo. Yung mga urgent bills nga na certified urgent ng presidente, hindi nila dinadaan sa ganyan, ng ganyan kabilis. Mga ano pa yun ha? Mga public bills pa yun. Mga batas na nararapat na gawin ng gobyerno. Ito, privado. No? Hindi ko sinasabi na tumanggap ng pera si Speaker Alan Cayetano dyan sa ABS-CBN. Hindi naman ako pwedeng magsalita ng ganyan dahil wala naman tayong pruweba. No? At saka sino naman ang makakapagsabi na nagbigay ng pera ang ABS-CBN? Hindi naman natin pwedeng sabihin yun. No? Kaya nga, nagtataka ako bakit ganyan na lamang ang kanyang matinding masidhi na pagnanasa na mabigyan ng provisional authority itong ABS-CBN. At saka isa pa mga katropa,
Wala naman sa constitution niya yung provisional authority. Ang sinasabi ng constitution is 25 years na franchise. Wala doon nakapaloob yung mga provisional authority ngayon. It's either you give it or you don't, no? Kung hindi pasado, eh di wala. Kung pasado, ibigay mo. 25 years, hindi yung provisional authority. Nagpapalusot pa itong si Alan Cayetano eh. Kaya tuloy na pagdududahan na tumanggap ng malaking pera sa lapi at kwarta. Naniniwala ako doon. Bahala kayo kung maniwala kayo dyan na siya ay tumanggap ng katakot-takot milyong-milyong lagay sa lapi, pera at kwarta. Hindi ko sinasabing ganon dahil wala tayong pruweba dyan. No? Kaya lang, nakakapagtaka yung kanyang katakataka na pagkampi dyan sa ABS-CBN na yan, nang kahit wala sa lugar at kahit na magmukha siyang tanga na matalino naman, eh, hindi natin alam kung ano talaga dahilan. No? Pero ako, nakaka-check ako iyan aaprubahan ni Presidente Duterte sapagkat si Presidente Duterte ay isang abogado na tunay sa kanyang sarili at sa loobin bilang abogado. Alam niyang yan ay hindi dumaan sa tamang proseso. Alam niyang walang due process yan. Alam niyang asaliwa ito sa ligang batas. Kaya hindi ito pwedeng aprubahan okay ng presidente. So ulitin natin, ano ulit ang role ng isang House Speaker? Ang role ng isang speaker ay gabayan ang House upang ang mga proseso nito ay masunod, upang ang mga proseso nito ay sang-ayon sa batas at sang-ayon sa konstitusyon at kanilang igalang ang tinatawag nating due process. Kung hindi ganyan ang trabaho ng speaker, nakagaya ng ginawa ni former President Gloria Macapagal Arroyo na naging House Speaker din, na lahat ay sang-ayon sa batas, siguro para sa akin, panahon na para palitan si Alan Cayetano bilang speaker. Kaya imagine kung si GMA ang ano natin, speaker pa din, no? Hindi tayo na ano ng ganito. Oo, hindi tayo nagkakaroon ng ganitong sigalot. No? Malaking kaguluhan yan dahil yan nababastos ang batas, nababastos ang konstitusyon. This is no longer about ABS-CBN but about rule of law, yes, and the constitutionality of the House Bill. Pagka ganyan, napakahirap. Palasutin, no? Oo, lahat na lang. Payagan na rin natin ang prostitusyon. Payagan na rin natin ang wedding na maging legal. Payagan na rin natin na lahat ng klase ng pagpatay ng mga tao, barter for hire. Payagan na rin natin kung ganun. Gagawin lang pala nila, magpapasal lang sila resolusyon. Tama. Oo. Okay. Sige, mga maraming salamat. Abangan, ha? Malapit na ako sa Karambola. Yan ay aking i-discuss ng mas maganda. Okay, maraming salamat. Karambola, DWIZ 882 AM Radio. Okay. No.